Masaganang araw po ulit sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Yan, update lang po tayo sa mga po-orders po natin dito sa ating paggawaan sa RM Metalworks. Yung nasa likod ko po ngayong araw, ito yung ating shredder with wood chipper. Yan. Ito po yung order sa atin ng ating kababayan na si Sir Jaime ng Abra. I-deliver po natin ito bukas sa lalawigan pa ng Abra. Nako, layo pa niya. Pero naabot po yan ng RM Metalworks. Yan po. Ito po yung ating shredder with wood chipper, ang makina po niyan, 12 horsepower diesel engine na Yama. Ang lakas niyang gumiling. Ang capacity po niyan, 400 to 800 kilograms kada oras. Ito po, ang kaya po niyang gilingin na kahoy ay hanggang 3-inch diameter na kahoy. Ayan, napakalaki po nung kanyang wood chipper. Ito naman po yung ating shredder or yung ating multipurpose shredder. Yan, parehas po sila ng engine. Ang engine po niya ay 12 horsepower na diesel engine din. Ito naman po yung in-order sa atin ni Sir Armando ng Camarines Sur. Papadala pa po or dadalin po mismo natin sa Camarines Sur yung kanyang in-order. Bali, ito, paandarin po natin ngayon, testingin po natin, sasalangan po natin yan nito, nung ating mga bunot ng nyog. Yan. Ito po, tsaka nung mga palapa ng nyog, yung mga dahon. Yan, yung mga matitigas na dahon ng nyog. Yan. At kung ano-ano pang mga basura na makita natin dito sa paligid. Tara po, samahan nyo ako, paandarin po natin ngayong araw. Nice na, pisa lang. Oh, bunot ng nyog. Pwede po ito. Pakita natin. Malaki yan. Pwede din po. Yung mga dahon dito. Pwede mo na natin handi. Yung mga dahon. Pwede din po tahimik. Pero pwede din po ka tax. Yan. Pakita po natin na din ako. Ano? Grabe, pinong-pino. Yung kahoy kanila, yung palapa ng nyug, yung bunot ng nyug, durog lahat. Napakaganda nito, pogpok. Salamat po natin. Ito, kahit kasama yung baho, kaya yan. Baliwala. Pakita po natin yung gilid. Pagaling na lang po pula. At titigas ng mga kahoy na sinakala natin dyan, kaya-kala. Mga dahon, pwede po sa taas. Baliwala. Sunod po natin panda rin. Ito yung ating shredder. Wala po itong wood chipper, pero talangan din natin yung mga binot ng nyug. Patay po muna natin.
Listener! Ganun lang po siya kadaling patayin. Ayun, no, nakita nyo naman, no? Ito yung coco fiber niya, nasa kabila. Yung coco peat natin, ito. Malo na siya dyan doon sa mga dahon at sanga na dinurog natin. Pero makita ninyo, durog na durog, napakaganda niyan. Kung kayo ay nagpaplano mag-compost, gumawa ng organic mulching para sa inyong mga farm. Sunod po natin yung ating shredder. Ito po yung dadalhin pa natin sa Camarines Sur. Tara po, pandarin po natin. Yan. Ang technique po dito, para po iwas alikabok at mas tumaas yung tinatawag nating coco peat recovery rate, pwede po nating diligan o basain yung ating mga nyog. Kasi po kapag po basa siya, mas maganda po yung laglag ng ating mga coco peat dito sa ating makina. Yan. Yan po talaga ang technique sa lahat ng mga nadadalhan po nating mga kliyente natin. Yan o. Pwede po ninyo yan kung nakatambak sa inyo. Diligan nyo lang po gamit hose. Yan, para sulit yung andar ng ating aparato. Yan o. Ito, itong mga nyug na to, galing pa to ng Camarines Sur din. So yung makinang tinesting natin, makakarating din ng Camarines Sur. Baka sa susunod, makapag-uwi po tayo ulit ng ating mga bunot kasi nauubos po, kakatesting natin. Siyempre, ito yung may bisita tayo dito, eh, nagtetesting tayo para naman sulit kasi yung iba, gagaling pa ng Mindanao, bibisita sa atin. So, tinetesting natin yung iba't ibang makinarya para makapili sila ng swak sa kanilang mga farm. Sige, Sir Christian, paandarin na natin yan. Laban po natin. Sigilan po natin. Sigilan ko muna. 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 Okay, pakita po natin. Pakita po muna natin, oh. Luwag sila ni Sundet. Yan ako. Nakita ninyo, para lang ako naglalaro, no? Napakabilis. Laglag ka lang ng laglag. Isa, 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 laglag. Tapos eto na agad yung nagawa mong coco peat. Napakarami na agad. Isang balde na agad. Wala pang 5 minutong operation. Isang balde na agad yung nagawa nating coco peat. Eto naman sa kabila, yung coco fiber niya. Eto, napakadami ting gamit niyan sa mga nagsasaging, mga nagpuprutas, mga nag-organic, sa mga nagtatanim ng ornamental orchids. At kung ano-ano pa, napakaraming gamit po ng ating mga coco peat, ng ating mga coco fiber. Kaya naman, binansagang tree of life ang ating buko o ang ating mga nyug. Kasi wala talagang tapon, basta mayroon po tayong sapat na kaalaman, sapat na pamamaraan, at sapat na makinarya at teknolohiya, walang masasayang sa bawat parte ng ating mga itinatanim ng mga nyug. Kaya po, kung interesado po kayo sa ating mga shredder, ito po yung ating shredder with wood chipper. Ito po yung ating multi-purpose shredder. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message sa mga numerong ilalagay ko sa inyong mga screen. O pwede din po kayong mag-message sa aming official Facebook page sa RM Metalworks. Meron din po tayong YouTube, TikTok at Facebook page na pwede nyo po kami i-follow dyan para lagi po tayong updated sa iba't ibang happenings at iba't ibang makinarya mula dito sa RM Metalworks. Muli po, ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Magkita-kita pa po tayo sa ating mga susunod na mga vlogs. At maraming salamat po!